Pag umuwi tayo ng bahay, sino agad ang ating hinahanap? Si inay. Kahit wala tayong kailangan, hinahanap natin siya. Pero paano kung kahit anong hanap mo, hindi mo siya makita? Hi, DJ Iya. Ako po si Maricar, 34 years old at isang OFW dito sa Canada. Bumalik tayo sa nakaraan kung saan 10 taong gulang pa lang ako. Na tuwing uwi ko ng bahay ay hindi ko nakikita yung nanay ko. Ang tatay ko naman hindi ko na nakilala. Sabi ni nanay, namatay daw ito nung bata pa ako. Si inay naman, para buhayin ako, nagtrabaho siya sa isang club. Waitress daw siya doon. Pero nagtataka ako na gabi-gabi na lang iba-ibang lalaki ang kasama niya at inuuwi pa ito sa bahay namin. Isang gabi, umuwi siya na may kasamang ibang lalaki at nakainom ito ng bawal na inumin. Nasasala ako na naghihintay sa kanya. "Oh, ba't gising ka pa?" tanong niya sa akin. "Hinihintay ka, Nay. Gutom na ako eh. Wala pa tayong pagkain." Sagot ko naman. "Di ka talaga marunong dumiskarte, no? O eto pera, bumili ka sa tindahan." Inabot niya sa akin ang pera at pumasok sila sa kwarto kasama nung lalaki. "Huwag mo kaming istorbohin, ha?" Halos araw-araw ganyan ang eksena sa bahay. Naiinggit ako sa mga kaedaran ko na inaalagaan sila ng kanilang nanay. Samantalang yung nanay ko, tulog sa umaga at sa gabi naman nagtatrabaho. Kaya naiwan ako sa bahay na mag-isa. Ako ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagluluto, naglalaba na dapat ginagawa ng isang ina. Paulit-ulit na ganyan ang ginagawa ko. Hindi na ako umaasa sa nanay ko na alagaan niya ako. May isang gabi na umuwi si nanay na nakainom ito ng bawal na inumin. Inalalayan ko siyang makapasok at makaupo sa sofa. "Nay, kumain ka na ba?" sabi ko sa kanya. "Kasi kung hindi pa, ipaghahanda kita, Nay. Nagluto po ako." "Ayoko!" Pagalit niyang sagaw sa akin. Hindi ko na napigil ang luha sa aking mga mata at tinanong ko sa kanya kung bakit ganun ang turing niya sa akin. Parang hindi niya ako anak kong ituring. Umiiyak na din siya at sinasabing, sana daw hindi na lang niya ako ipinanganak. Nakilala niya daw ang tatay ko sa club. Pinangakuan daw siya ng kasal. Pero nung nabuntis na, iniwan lang siya. Doon ko nalaman lahat na buhay pa pala ang tatay ko. Iniisip ko kung sana hindi kami iniwan ng tatay ko, sana okay ang buhay ko ngayon. Sana may nanay at may tatay ako. Sana hindi ako nag-iisa. Sana hindi ko ginagawa yung mga gawain na dapat gawain ng nanay. Pero wala akong magawa. Ito yung kapalaran ko. Pagkatapos ng pangyayaring yun, hindi na ako kinausap ng nanay ko. Hindi naman siya nagkulang sa pagbibigay ng sustento kaya nakakapag-aral pa din ako. Pero lahat ng gawain ay ako ang gumagawa. Minsan, naiisip ko nang umalis na lang ng bahay pero inaalala ko ang nanay ko. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang magluluto para sa kanya? Inisip ko na lang na kahit ganun yung nanay ko, mahal na mahal pa rin niya ako. Na ayaw niya lang ipakita sa akin ang totoong nararamdaman niya. Dumaan ang mga araw at nagdalaga na ako. College na din ako noong mga panahong yun. Kahit nasasaktan ako na nakikita ko si nanay na parang walang pakialam sa akin, okay lang. Importante, andyan siya at umuwi ng bahay.
Nakapagtapos na nga din ako ng college noon pero ganun pa rin ang setup namin ng nanay ko. Hindi ko na siya makita. Araw-araw na lang siyang umaalis. Gabi na kong umuwi. Gabi-gabi ko rin siyang hinihintay sa pag-uwi niya. Dahil ayoko na may mangyaring masama sa kanya. O kaya baka umuwi siya na wala pa siyang kinakain. Kaya gabi-gabi rin na tinataboy ako ng nanay ko. Pero okay lang yun sa akin. Ang importante, meron akong nanay. Hindi kagaya sa iba, wala na silang nanay. Ako nandyan pa rin yung nanay ko. Kahit na ganun ang trato niya sa akin, okay lang yun sa akin. Minsan naiisip ko na sana hindi na lang ako ipinanganak. Na sana hindi na lang siya yung naging nanay ko. Para hindi ko maranasan yung ganitong hirap. Pero wala akong choice kundi tanggapin kung ano yung ibinigay sa akin ng kapalaran. Isang araw, hangus na hangus ang pinsan ko na tumatawag sa akin. "Maricar! Maricar!" ang sabi nito. "Ang nanay mo na sa ospital," pasigaw niyang sabi. At dali-dali naman akong pumunta ng ospital. Doon ko nakita si nanay na walang malay. Nang makausap po ang doktor, ay malubha na daw ang sakit niya sa breast cancer. Doon ako napaluha, DJ Iya. Wala kaming malaking pera para sa gamutan niya. Sunod na araw, nakita kong may malay na si inay. Kinamusta ko siya. Hindi siya sumasagkot, bagkus umiiyak lang. Pinahid ko ang mga luha niya at sinabi ko magiging okay lang din ang lahat. Napahagulgul na lang siya. Dinapik ko ang likuran niya at nagsimula na siyang magsalita. Humingi siya ng tawad sa akin dahil sa mga ginawa niya. Galit daw siya sa akin dahil sa pag-iwan ng tatay ko. Sa akin niya ibinuhos lahat ng galit nito. Pero bakit daw kahit anong gawin niya, nandyan pa rin ako, hindi ako sumusuko. Nanay ko siya kaya kahit anong gawin niya, mahal na mahal ko siya. Dahil malumbha na ang sakit ng nanay ko, hindi na namin naipagamot pa, lalo't kulang kami sa pera. Nilubos na lang namin yung mga araw na magkasama kami, nagbonding kami, pumunta sa mga beach at kahit saang lugar na gusto niya. Masaya pala sa pakiramdam na meron kang ina na nag-aalaga sa'yo. Pinagdadasal ko noon na sana humaba pa ang buhay niya at magkasama pa kami ng matagal. Pero hindi yun nangyari. Kinuha siya agad sa akin. Kung sana, umawi siya sana sa akin ng maaga pa, maging okay sana ang lahat. Kung sana na-realize niya yung mga pagkukulang niya, sana masaya kami. Sana naagapan namin yung sakit niya. Ang daming sana, DJ Iya. Pero wala na tayong magagawa pa. Yun ang ibinigay sa atin na kapalaran. Ilang buwan lang matapos siyang ma-diagnose ng stage 4 cancer sa breast, ay binawi na siya sa akin ng may kapal. Sobrang sakit na kung saan bumabawi na sana ang nanay ko sa lahat ng mga pagkukulang niya, ay kinuha naman siya nito. Pero okay lang po, DJ Iya. Wala tayong magagawa dyan. Gayunpaman, masaya ako dahil sa mga huling sandali niya, ipinakita niya sa akin kung paano siya maging isang ina. Wala na din akong balak pang hanapin yung tatay ko. Yung tatay ko na nang iwan sa amin, wala na rin akong pakialam kung buhay pa ba siya o hindi na. Pero kung darating man yung araw na magkikita kami ulit, okay lang, tatanggapin ko pa rin siya at papatawarin ko pa rin yung tatay ko. Nang namatay ang nanay ko, naiwan ako mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, mas okay pa pala na hindi kami nag-uusap ng nanay ko. Ang importante, nakikita ko siya. Umuwi siya ng bahay. Pero ngayon, nung nawala siya, kahit anong hanap ko sa kanya, kahit anong hintay ko,
walang nanay na darating. Kahit ganun siya masungit sa akin, mahal na mahal ko siya. At sa kasalukuyan, may asawa at anak na din ako. At ibibigay ko sa kanila lahat ng pagmamahal ko na hindi ko naranasan sa nanay ko. Kahit ganun siya, mahal na mahal ko siya. Kaya sa nanay ko, kung nasaan man siya ngayon, Happy Mother's Day, Nanay. Mahal na mahal kita. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, DJ Iya, mga kabataan, mahalin niyo ang nanay niyo. Kahit na anong sama ng nanay niyo, kung hindi niyo man nararamdaman na mahal kayo ng nanay niyo, deep inside, mahal nila kayo. Kaya huwag po kayong mawala ng pagmamahal at respeto sa kanila. Dahil kung hindi sa kanila, wala kayo sa mundong ito. Salamat DJ Iya sa pagbasa ng aking liham. At sana magustuhan ng mga listener mo ang aking kwento. At sa E-Diaries, maraming salamat. At sa lahat ng bumubuo ng AIM101 Broadcast, maraming salamat po. Sa buhay, ang tanging hindi natin mapipili ay yung mga magulang natin. Kaya kahit ano man ang gawin sa atin ng mga magulang natin, eh magulang pa rin sila. Hindi tayo makakarating sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Minsan kailangan pa rin natin magpatawad kung gaano man kasakit yung ginawa sa atin, kailangan natin silang patawarin dahil mga magulang natin sila. Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan, mahalin niyo po ang inyong nanay at tatay. Dahil pag sila ay nawala, doon nyo lang marirealize na mahal nyo pala sila. Kaya kung kasama nyo man ang iyong mga magulang ngayon, pahalagahan at mahalin nyo sila hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pakikinig at sana po supportahan nyo ang aming page AIM101 Broadcast. Please follow, like, and comment and share na rin po. Sa mga gusto magpadala ng kanilang istorya, ay bibigyan natin ng hustisya dito sa A-Diaries with DJ Iya. I-send nyo lang po sa ating page, AIM101 Broadcast, or sa mismong page ko na A-Diaries with DJ Iya para po ay mabasa natin dito at ma-share din natin sa mga netizen at sa mga gamers ang inyong story. Please pa-subscribe na rin po ng ating YouTube channel, A-Diaries with DJ Iya. So maraming salamat po. See you next week and don't forget, every Thursday is A-Diaries Day.